How do we build a strong financial foundation? Alright, welcome back po mga kapatid sa aking muting channel. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan, ano? Sa biyaya po ng ating Panginoon. Anyway guys, ito po yung i-discuss ko po sa inyo ngayon. Sana ay may mapulot po kayong kaalaman dito na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. And at the same time, of course, as a preparation na rin po, ano, para sa ating maayos at magandang retirement, ano? So, to build a strong financial foundation, mga kapatid, it is very significant that you will learn and know how to build your solid financial foundation. So, building this should be like building a house in which the foundation must be built solid and strong so that no calamities in your financial life will make it collapse. So, totoo po yan, mga kapatid, ano? So, kailangan po nating i-build talaga ang ating solid financial foundation. So what is your financial situation right now, kapatid, ano? Ikaw na rin makasagot niyan, ano? Kung ano ang sitwasyon mo, ano? Once again, ipapaalala ko po sa inyong lahat, ano, na ang pagbuo po ng solid financial foundation ay para din po siyang pagbuo ng bahay, ano? So as you can see on this illustration, mga kapatid, itong nasa kaliwa ay hindi po matibay ang kanyang pundasyon. Might as well itong sa kanan po ang ating susundin. Nang sa ganun ay kahit ano pa mang unos, problema, suliranin or kung ano pa man na dumating sa ating buhay ay matibay po, hindi siya basta-basta matitibag, di ba? So ito po dapat ang ating susundin, mga kapatid. So isa-isahin po natin ito, mga kapatid, ano? Let's go now for healthcare. So for as long as you have the capacity, kapatid, na kumuha ng healthcare, kung may trabaho ka naman, dapat kumuha ka po, kapatid. Ano ba ang significance nitong healthcare? Ang healthcare po, ito po ay protection natin sa ating sarili, ano? So protection sa ating mga assets, ano, for sa ating mga investments, ano? Isipin natin, kapatid, na ang ating trabaho hindi permanente, ano? Pagdating ng araw tayo tatanda, hindi na tayo maging productive. So huwag tayong maging pabigat sa ating mga anak, ano? Kaya ngayon pa lang pa-hospital natin, pagtanda natin, dapat kumuha na tayo dahil ang ating mga healthcare sa ating company, hindi po natin yan madadala pag tayo po ay nag-retire o mag-resign sa ating trabaho. Number 2, itong protection, kapatid. Ano ba ang significance o purpose nito? So, life insurance, ang purpose po nito, kapatid, ay to protect our family if we die too soon, to replace our income, to finance our children's education, to pay state tax, instant money din ito, kapatid, para sa ating pamilya at pambayad ng utang. So sa nababalitaan po natin na papanood sa mga television, ano, dalawang bagay po ang iniwan ng isang taong namamatay, ano. Una, ang sakit sa kanyang pagkawala. Pangalawa, posibleng utang po. So sa makatawid, ito pong life insurance, kapatid, kung tayo po ay may mga pangarap para sa ating pamilya, lalo na sa ating mga anak, ay kung tayo po ay kinuha ni Lord bigla, hindi po sila magugutom. Yung mga pangarap po natin para sa kanila ay patuloy pa rin matutupad dahil meron po tayo sa kanilang iniwanang pera, ano? So yun po. Next naman, itong debt management. So dapat, kapatid, alamin natin ang pagkakaiba ng bad debts and of course itong good debts. When we see bad debts, mga kapatid, ito po yung when you pay for it, kung saan takes money on your own pocket. So nagbayad ka, naglabas ka ng pera sa iyong bulsa, sa iyong pocket, which in return hindi naman siya someday somehow nagbibigay sa iyo ng kita or income. Yun po yung utang, 'di ba? 'Yan yung po yung masamang utang. Yung pangalawa naman, itong good debts. When you see good debts, kapatid, when someone else pays it, you can have income someday somehow. So, 'yun po, kapatid. Dapat alamin natin 'yon. So, dapat marunong din tayong mag-eliminate ng ating mga utang dahil debt can turn into a disease, control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Of course, kung tayo may utang, kapatid, gumawa tayo ng listahan, ano? Mula dun sa pinaka may malaking interest, yun po yung una nating bayaran, mga kapatid, ano? Diba? And of course, para makabawas-bawas tayo sa ating mga utang,
Kung meron tayong mga hidden mga talents, ano, marunong tayong magupit, magluto, magmanicure, pedicure, gawin natin lahat mga kapatid. Nang sa ganun ay makabayad talaga tayo ng utang, ano? And then next, itong emergency funds. Ano ba ang purpose ng emergency funds? Napaganda po nito kapatid. So nangunguna na dyan, car repairs, pag may mga sira sa sasakyan, home repairs, pag may sira sa bahay, mga alulod, mga bubong. And of course, pag nawala ng trabaho, meron tayong madudukot. And emergency hospitalization, di ba? Kapag mayroon pong bigla ang nagkasakit o nagkaroon ng emergency sa pamilya natin, sa bahay, meron tayong madudukot, ano? Di ba? Appliance repairs. And of course, itong calamity kasi sa Pilipinas, napakarami pong bagyong dumadating, ano? So, sa isang taon, di na natin mabilang kung ilan ba yung bagyong dumarating sa atin, ano? So, reminders lang kapatid. Once again, itong panganganak pala. Huwag po natin gawing emergency itong panganganak. Bakit? Ang panganganak po ay 9 na buwan po yan bago lumabas. Dapat po natin itong paghandaan, di ba? Para sa ganon, ay di po tayo mabaon sa utang, no? Saan ba natin dapat ilagay ito? Dapat ito ay nasa mga bangko lang natin or nasa ATM, di ba? So kung tayo po ay single kapatid, dapat meron po tayong 3 months ng ating monthly salary na nakatabi lamang, ano? So kapag tayo po ay may asawa, dapat meron tayong 6 months ng ating salary. Dapat nakatabi lang din yan siya kapatid, ano? Nang sa ganun ay in case of emergency, meron tayong madukot, ano? So third, investments. So ito po ang tamang procedures, kapatid. Bago tayo mag-invest, dapat kumpleto po muna lahat ito, ano? Dapat meron tayong healthcare, meron tayong life insurance, marunong tayong i-manage yung utang natin or wala tayong utang rather. At kaya meron tayong emergency funds. So ano ba ang purpose ng bakit ba kailangan nating mag-invest, 'di ba? So unang purpose diyan kapatid ay to beat inflation. So sana papansin mo natin kapatid, as time goes by, ang inflation po ay pataas ng pataas, ano? Dati-rati, kung yung 1,000 natin ay napakarami na nating mabibili sa mga grocery stores, ano? Pero ngayon, kunti na lang po ang ating nabibili, ano? So dapat alamin natin, kaya dapat marunong po tayo mag-invest. Second purpose, bakit po tayo kailangan mag-invest? For our goals. Ano-ano ba yung mga goals natin? Diba? Pampaaral lang mga anak. Diba? Pambili ng bahay, dream house. Masarap pong humilata sa sariling bahay. Walang magkukontrol sa iyong mga kilos, diba? Diba? Napakasarap po. Pambili ng dream house. Kung gusto mong magbakasyon sa ibang bansa, diba? Para pang ano mo ang healthcare, diba? Soon. So, napakaganda po mga kapatid. Kaya dapat pagplanuhan natin, ano, habang bata tayo, as long as we have the capacity, may trabaho tayo, kumuha na po tayo ng mga ito. So hindi po pwedeng tayo ay mayroong life insurance pero wala tayong healthcare. Bakit hindi po pwede? Kasi pag tayo po ay na hospital, hindi po pwedeng pambayad ang life insurance para sa ating hospital bill, di ba? So dapat unahin muna talaga natin yung healthcare. Yung iba naman, meron na silang investment, diba? Like for example kapatid, meron kang 50,000 or 100,000 investment. Pag nagkasakit ka, yung investment mo makakuha lang din siya. So whereas kung meron kang healthcare, yun na yun yung pangbayan mo. Yung iba naman, merong emergency funds, pero ganun din, walang healthcare. Kaya dapat talaga kapatid, ito yung sundin natin, ano? Dapat healthcare muna, protection natin sa ating sarili, sa ating ari-arian, sa ating mga investment. Number 2, life insurance, protection natin para sa ating pamilya. Debt management, dapat marunong tayong i-manage yung utang natin, merong emergency fund. At saka tayo mag-invest mga kapatid. Eh, no? So sana dito sa napaka-iksing topic ko, sana kahit pa paano may natutunan kayo. Ano? Huwag po nating ipagsawalang bahala ito mga kapatid dahil napakahalaga po nito, ano. Yung iba naman dyan kasi inuuna pa yung ano, as in Peter. Mali yun kapatid. Dapat ang unahin natin healthcare muna.
unahin muna natin yung pambayad sa ospital. Ikaw naman, masyado ang excited. Gusto mo ba pag nagkasakit ka, ididu ka kaagad? Diba? Hindi mo magagamit yung St. Peter mo kapag ikay na ospital. Kaya unahin natin muna yung pambayad sa ospital bago tayo mag-ipon ng para pangkuha natin ng sa St. Peter, diba? So, kung ikaw kapatid, kung andito ka ngayon, nanonood sa ang video, kung ikaw isang OFW katulad ko, ngayon pa lang, paghandaan na natin ang ating retirement years, ano? Isipin natin, hindi tayo habang buhay na bata, dadating at dadating yung time na tayo ay hindi na magtatrabaho. Isipin natin, ng ating gastos ay patuloy pa rin yan kahit tayo po ay mawala na ng trabaho, di ba? So, kahit gugustuhin man natin magtrabaho kapag tayo may edad na, kaya lang yung katawan natin hindi na kaya. At saka, kapag tayo may edad na, mahirapan nating maghanap ng trabaho. Huwag po nating isipin na bata tayo. Diba? Kasi ang paging bata, yun po yung time. The best time para po tayo maghanda, mag-ipon, and of course, mag-invest na rin, ano? Sundin po natin yung tamang process, ano? Yung mga nabanggit ko po kanina, sana mabigyan natin ng malaking kahalagahan, ano? So, do something today that your future self will thank you for. Tama yun. Dapat gumawa ka na ng mga magagandang bagay ngayon, ngayong bata ka pa lang, para pagdating ng pagtanda mo, hindi puro pagsisisi, di ba? So, wala na tayong magagawa kapag tayo matanda na, di ba? Limited yung ano natin. Limited na yung kakayahan natin, di ba? So, ngayon pa lang, paghandaan natin, di ba? Kaya kami po sa International Marketing Group, talagang sinisika po namin na ma-reach out ang ating mga kababayan saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng pagkakandak ng webinar about a financial literacy. Kasi napakahalaga po nito para sa ating pang-araw-araw na buhay. And of course, bilang paghanda sa ating maayos na retirement, ano? Financial literacy is like a medicine, di ba? It help us cure the sickness of poverty both in mindset and in habits, di ba? So, sa mga nandito po, na mga kababayan ko, OFW ka man o hindi, kung gusto nyo pong umattend sa aming webinar, ay mag-message lamang po kayo sa baba. Anong sa ganun ay ma-schedule po natin, ano? So, karangalan po namin tumulong o makatulong sa inyo bilang mga kababayang Pilipino, ano? Napakarami na pong natulungan ng IMG. Diba? Sana isa po kayo doon. So, ang webinar po ay wala pong bayad ito. Libre po ito. Ikaw na lang po ang kulang at ang time mo, ano? So, doon po sa napaka-iksing topic, I hope and pray na may natutunan kayo doon, ano? At nang sa ganun ay may apply nyo po sa inyong mga buhay, di ba? So, willing po kaming tumulong sa inyo, mga kapatid, ano? So, yun lamang po. Para po doon sa ating mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak na hindi pa rin po nakapag-subscribe sa aking channel, please like, comment, and subscribe na din po. At of course, pakiclick ng notification bell lang sa ganun ay maging updated po kayo kapag ka may mga bago po tayong mga informative na videos na ina-upload, ano? So once again po, maraming salamat. To God be the glory po, mga kapatid, ano? God bless po.